Merry Christmas and Happy New Year po, JCS Joe Family, at gayon din sa mga patuloy na sumusubaybay para sa ating programa ang araw-araw na pagpapala. Para po sa araw na ito, ang topic po natin ay manggagaling sa Matthew chapter 1 verse 23. Sabi po doon, "Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God is with us." Which is dun po din galing ang ating topic na pinamagatan po natin, God is with us. It is a very challenging year for us, especially sa kalagitnaan po ng pandemya. Lahat ng aspeto, lahat ng tao ay naapektuhan. Maging mga estudyante, maging ikaw ay nagtatrabaho na sa business sector. Lahat po tayo, we are all affected of what is happening. And mayroon pa nagbabadya na Omicron virus, di ba, sa ating kapaligiran, na which is mas more fatal daw. At wala kang mararamdaman na symptoms. But yet, ang verse na ito ay pagpapaalala at ang season na ito ay pagpapaalala ng tunay na pangalan ng Panginoon Jesucristo, which is Emmanuel, which means God is with us. Do we still know or do we still accept in our heart that God is with us? Alam nyo mga kapatid, maraming man tayong mga pinagdadaan ng pagsubok, maraming man tayong pinagdadaan ng iba't ibang bagay. Pero ito yung isa o kauna-unahang pangako ng Diyos para sa atin na naka-incorporate sa kanyang pangalan. And it is God is with us. Ano nga ba ibig sabihin ng God is with us? The first one is we are not alone. Even in our darkest time, even in our victories, we are not alone. Even we are facing, sabi nga doon, we are walking through the valley of shadow of death, we are not alone. God is with us. Psalms 46 verse 1, God is our refuge and strength and ever-present help in trouble. Imagine yung promise ng Panginoon that God is with us, na kahit tayo nasa problema, kahit tayo nasa trouble, He is our ever-present help. But the question is, are we seeking for help? Sometimes, mga kapatid, tayo kumikilos in our natural way. Which is, minsan naman yung mga challenges natin na into supernatural things, I mean, na kinakailangan ng pananampalataya, we try our very best para masolusyonan ito sa pamamagitan ng understanding natin, sa pamamagitan ng strength natin, sa pamamagitan ng mga bagay na na-experience natin. But always remember, ano man ho ang inyong pinagdadaanan, ano man po ang inyong sitwasyon, may kaguluhan man sa loob ng pamilya, God is with us, especially to us Christian. Pag sinabi ho kasi sa ating mga Kristiyano that God is with us, meron itong special place sa ating mga puso, which drives us into our second point, which is guidance. It is the guidance of the Holy Spirit. We do have the guidance of the Holy Spirit. The Holy Spirit is with us. I mean, alam natin yun mga kapatid. Our body is the temple of the Holy Spirit. But sometimes we forget it. Sometimes we forget that the Holy Spirit is with us. Ang pakiramdam natin kapag tayo ay nag-iisa, kapag tayo nakakaranas ng mga challenges, pakiramdam natin wala tayong kakampi. No. Itong Christmas season, ito yung pagpapaalala sa atin that God is with us. Binigay ng Panginoon ang kanyang bugtong na anak sa atin upang ang sinumang sumampalataya huwag mapahamak. Magkos magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayaw niya ho tayong mapahamak. Kaya sa pamamagitan ng gabay ng banal na spirito sa ating buhay, sa pamamagitan ng kanyang pagpatnubay sa ating mga lakarin, tayo patuloy na humingi ng gabay sa kanya, tayo patuloy na manalangin, tayo patuloy na manghingi ng kalakasan na galing sa kanya, dahil ayaw niya ho tayong mapahamak. At yun yung special purpose ng Diyos para sa atin. Gagabayan niya tayo upang nang sa gayon, His will ay ma-accomplish natin at mabigyan siya ng parangal, mabigyan siya ng kapurihan. Once again, mga kapatid, God is with us. Do not forget the role of the Holy Spirit sa ating mga buhay. Ngayong araw ng Kapaskuhan o ngayong nalalapit na holiday season, lagihin tayong maging mapagpasalamat sa Panginoon dahil muli isa na namang bagong taon ang binigay ng Diyos sa atin sa muling pagkakataon para magpasalamat sa Panginoon. Kaya itong season na ito, itong Kapaskuhan na ito, ay kung mayroon pa tayong mga kaibigan, kapatiran, o kakilala na nakagawa ng kasalanan sa atin, patawarin na po natin sila. Kung mayroon man ho tayong hindi nabibigyan ng pagmamahal, bigyan ho natin ng pagmamahal. Dahil kahit tayong hindi karapat-dapat ay binigyan ng pagmamahal ng Panginoon, binigyan ng karapatan ng Diyos, binigyan ng pangako ng Panginoon that He is with us. Sabi ko sa John chapter 14 verse 26, "But the Advocate, the Holy Spirit,
whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. See, it is the role of the Holy Spirit. Kaya kung sa mga panahong ito tayo naguguluhan, let us pray to the Holy Spirit. Baka nakalimutan na natin yung mga prayers na hindi na natin pinapanalangin muli. Di ba? Baka nakalimutan na natin yung mga pangako ng Panginoon sa ating buhay. At nakafocus na lang tayo sa mga challenges natin pinagdaraanan. Kaya ito'y pagpapaalala ng Panginoon. Kasi siguro yung iba, struggle na struggle dahil wala pang mga, tawag dito, wala pang mga panghanda. O kaya ngayong araw na to, maghahanda kayo, di ba, nagugulumihanan kayo. The very essence ng paghahanda, ito'y pagtitipon sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Na maalala natin na sa ating pamilya, kasama natin si Lord. That a year, throughout the year, the Lord is with us. He never leaves us. He never leaves you. He never forgets you. He never forsake you. Diba? Ito yung pagsasama-sama, kaya maging mapagpasalamat tayo. Mamaya sa inyo pong pagsasalo-salo sa Noche Buena, ay ating ang sabay-sabay tayong manalangin at maging mapagpasalamat sa Panginoon. Magkaroon tayo ng pagkakaisa. No, ang kasiyahan na meron tayo, ang kalagitnaan nito ay ang Panginoong Hesukristo. Dahil kung hindi dahil sa Kanya, kung hindi natin naranasan ang Kanyang paggabayang at pagpatnubay, hindi ho tayo makaka-experience ng kagalakan. At sa lahat po ng mga nakakaranas ng pagsubok, other meaning of God is with us is the Lord will fight for you. Yes, brothers and sisters, the Lord will fight for you. Do not settle things. Do not fight for things which is supernatural things. Gagamitan mo na laman. Magsimula tayo sa pananampalataya, magtatapos tayo sa pananampalataya. At ang Diyos ang magbibigay sa atin ng katagumpayan. Exodus chapter 14, verse 14. The Lord will fight for you. You need only to be still. Sa kalagitnaan ng giyera, mahirap nga namang hindi ka mag-alala. Lalong-lalo na ang Diyos ang lumalaban para sa iyo. Makikita natin to sa ilang pelikula na yung mga taong pinagtatanggol ay talaga namang aligagang aligaga habang may lumalaban para sa kanila. Sana po bilang may pananampalataya, bilang mananampalataya ng Diyos, habang ang Diyos ay lumalaban sa atin, manatili ho tayong nananampalataya sa Kanya. Once again mga kapatid, God is with us. Merry Christmas po! At nawa ay pag-apawin natin ang pagmamahalan para sa bawat isa. Hanggang sa susunod pong araw-araw na pagpapala.